Good morning po sa inyong lahat. Good morning po sa lahat ng BCM members at sa lahat po ng mga nakikinig. So bilang panimula, may tanong po ako sa inyo. Ano-ano po ba yung mga present sufferings or problems na kinakaharap natin ngayon? Of course, unang-una na po doon is yung COVID-19 pandemic, no? Na kung saan talagang worldwide threat ito, no? Unseen enemy na buong mundo ay lumalaban sa virus na ito, no? Pangalawa is yung shortage of supplies, especially sa mga medical supplies natin. Dahil alam naman natin ngayon na punong-puno ng tao ngayon sa ospital, no? Nagkakaroon ng kakulangan pagdating sa mga medical supplies. Kaya naman, yun, nagkakaroon ng shortage talaga. Pero salamat sa Panginoon dahil sa mga taong ginagamit niya para punan yung mga ganong pangangailangan. No, pangatlo po is yung hunger. No, dahil nga ngayon lockdown tayo, hindi tayo makalabas, walang trabaho. So para sa mga mahihirap, isa tong napakabigat na sitwasyon dahil bukod sa hindi tayo makalabas, no, wala tayong means para magkumita ng pera, maghanap ng pera. So ang nangyayari, no, ang mga mahihirap, mas lalo silang nagugutom. And then pang-apat is yung loss of job. No, sa loss of job po, yung iba tigil lang sa work, pero yung iba talaga wala ng trabaho. And kapag ka no work, no pay ka, no, napakahirap din ang sitwasyon, especially kapag nangungupahan ka, tapos may pamilya ka pang pinapakain. So, talagang yung kalagayan ngayon ng mga tao is, no, nahirapan ako mag-react sa ganun eh, kasi alam ko na hirap na hirap sila. So, ilan lamang yan sa mga problema na kinakaharap ng ating bansa, maging ng ating buong mundo. So, the message that I'll be sharing to you today is very timely. Hope in the midst of crisis. And I want all of you to know that there's good news, no, for all of us, and it can be found in the scripture. So, if you have your Bible beside you, you can open with me in the book of Romans 8, verse 18, no, and Romans 8 pa din, verse 37 to 39. So, atin pong basahin, ang sabi po sa verse 18, I believe that the present suffering is nothing compared to the coming glory that is going to be revealed to us. And verse 37, but in all these things, we win a sweeping victory through the one who loved us. I'm convinced that nothing can separate us from God's love in Christ Jesus our Lord. Not death or life, not angels or rulers, not present things or future things, not powers or height or depth or any other thing that is created. Ayan. So, bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Ama namin, Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, Diyos na lumikha ng langit at lupa, we praise you and thank you for this very wonderful morning, Panginoon, na ibinigay mo sa amin. Salamat sa panibagong buhay, panibagong pag-asa na meron kami. Lord God, dalangin ko po na ikaw po ang patuloy na magbukas ng puso at isipan, no, ng bawat isa, ikaw po magbigay sa kanila ng karunungan, ng pangunawa, Panginoon, nang sa gayon ay maunawaan nila at maintindihan nila ang iyong mga salita. Ito po aking dalangin sa inyo, Lord, in Jesus' name I pray, Amen. Yan, so, dalawang bagay lang po ang tatalakayin natin dito. Una is yung pag-asa, yung pangalawa ay yung pagmamahal, hope and love. No? So, sa nararanasan po natin sa ngayon, mahirap unawain talaga, no, kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Pero maganda po na tignan natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos patungkol dito. Though kanina, Romans 8 verse 18 lamang yung sinabi ko, pero yung sakop po ng aking ipapaliwanag ay from 18 to 25. Sabi po doon sa Romans 8:18, I believe the present suffering is nothing compared to the coming glory that is going to be revealed to us. No, I would like to give emphasis po doon sa present suffering na sinasabi. Because what Paul is talking about here is not a certain difficult period in history, but an entire present age. No? The whole history of creation since the fall is marked by suffering. No? The history of nations is marked by struggles, catastrophes, war, no? Natural disasters, power struggles, crimes, internal conflicts, and even in individuals, the trials of growing up, figuring out what to do, declining of health, and death. So, yan po yung mga suffering. But why there is suffering? No?
It is because of man's fall into sin. Sabi po sa verse 20-21, no, nananabik ang sanilikha na ihiyag ng Diyos ang kanyang mga anak. Ngunit nabigo ang sanilikha, hindi sa kagustuhan nito, ngunit niloob yun ng Diyos. In the hope that one day the whole creation itself will be set free mula sa pagkaalipin, no, mula sa kabulukan, and be brought into glory. And sabi sa verse 22-23, because of that, no, dahil nga nabigo ang sanilikha, no, the creation now is still groaning, parang babaeng naglilabor na malapit ng manganak, and even yung mga ligtas ay hindi exempted sa paghihirap. No, parang kagaya ng present situation natin ngayon, no, the whole world is groaning, the whole world is crying, no, we are groaning and we are pleading. No, pero sabi po dito, para sa mga tumanggap sa Panginoon, habang hinihintay natin yung future glory that is going to be revealed to us, we have this hope. And while we wait in patience, the Holy Spirit will help us in our weakness. No? Sinabi pa nga po doon, ang Espiritu ang nananalangin sa Diyos para sa atin. Kasi tayo, hindi tayo marunong manalangin ng wasto. No? Sinabi po yon sa salita ng Diyos sa verse 26-27. No? Ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang di nagagawa ng pananalita. At nauunawaan yun ng Diyos, no? Na nakakasaliksik ng puso ng tao. Ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po, sabi doon sa verse 28, no? All things work together, no? To those who love God, for those who are called according to His purpose. Yun ang sabi doon sa salita ng Diyos. So, we have this hope that one day we will be delivered from all of these sufferings. And because of that, hindi tayo dapat manatili sa ating present situation. But instead, let this hope, no, be our fuel to look beyond our present situation. And this is the statement I want all of you to remember. No, let the hope we have in God, no, fuels us to look beyond our present situation. So, our present situation right now, no, we are in the midst of suffering, right? No, but the Lord is telling us to persevere, no, in present sufferings with hope. Why? Alam niyo po ba? Because there is a future promised glory, no, that has not been revealed to us yet, no. Yun yung sinasabi sa verse 18, that there is a future glory that is coming or that is going to be revealed to us, no. Yun ang promise ni Lord and yun ang iniintay natin. It's a future glory forever with Christ. And I think sapat ito for us to walk with hope because we know that it is not all of the reality. No, there is something beyond and there is something more than this present situation. No. So, let the hope we have in God, no, fuels us to go or to look beyond our present situation. No, pangalawa po is let the love of God fuels us to stand in victory. No, na makikita natin sa verse 37-39. But ang sakop po nito ay mula sa verse 31-39. So malinaw na sinabi po doon sa mga talatang yun na because of the love of God, He gave His Son, Jesus Christ, for us. No, and nothing will separate the believers from His love kahit na magkaroon pa ng suffering and hardships. No, believers are more than conquerors. When they refuse to deny their Lord, even when they considered a sheep to be slaughtered, their victory is achieved through Him who loved us, and that is through the Lord Jesus, no? Jesus Christ, who stands beside His followers and strengthens them when they face persecution for His namesake, no? So sa crisis po na kinakaharap natin ngayon, no, alam ko na marami sa atin yung nakakaranas ng pagkabalisa, nakakaranas ng pagkabahala, nag-iisip tayo para sa ating pamilya, or iniisip natin yung pangangailangan ng ating pamilya, paano tayo makasurvive, or marahil dumaraan pa tayo sa mas malalim na pagsubok ngayon. No? Pero ang paalala sa atin ng Diyos ay huwag tayong mawala ng pag-asa. No? Dahil meron tayong pag-asa. May pag-asa ka. May pag-asa ka sa Kanya. No, dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, no, we have the confidence
and we have this hope that there is something more than this present situation. No, na pag mapagtatagumpayan natin ito, kasi we have the victory in Christ. We have the love of God, and nothing could separate us from His love. Na even yung suffering and the hardships na kinakaharap natin, no, hindi yun makakapaghiwalay, no, sa pag-ibig natin sa Diyos. No, that is the security that we could have from Him. No, and there is power in the name of Jesus. No, there is healing in the name of Jesus, and there is victory in the name of Jesus. So ang kailangan po natin gawin ngayon is yung magtiwala tayo, panghawakan natin yung pagmamahal ng ating Panginoon, and let us stand in victory. So bilang pagtatapos, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa salita mo ngayong umaga na tumimo sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Tunay nga po, Lord God, na kapag inilagak namin sa inyo ang aming pag-asa, no, ay makakaasa kami na hindi niyo po kami pababayaan. Makaasa kami na sa inyo ay may katagumpayan, Panginoon. Panginoon, salamat po na dahil sa iyong pagmamahal, we have the victory, no. Salamat po, O Lord God, dahil Ikaw, Panginoon, ang aming Diyos. Ikaw ang Diyos na buhay na kailanman hindi kami iniwan, Panginoon. Even dito sa mga nararanasang suffering or problema namin ngayon, Panginoon. Panginoon, I know that You will deliver us, no, sa mga ganitong klase ng mga pagsubok, Panginoon. Dahil Ikaw ang Diyos ng karanasan, no, Ikaw ang Diyos na nagpapagaling, no, Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng panibagong simula. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Dalangin ko po na patuloy niyong ingatan ng bawat isa. No, patuloy niyong pagalingin yung mga patient na may COVID-19, Panginoon. At Ikaw rin po ang magpalakas sa mga frontliners, Panginoon. Panginoon, palakasin niyo po ang aming mga kalooban. Ikaw po ang magbigay, no, or mag-provide ng mga pangangailangan ng mga taong, Panginoon, nagugutom ngayon. Ikaw po ang gumamit ng mga tao upang tulungan sila, Panginoon. Panginoon, tulungan niyo po kami na makita namin na mayroong pag-asa sa bawat pagsubok na nararanasan namin. At sa pagsubok na ito, patatatagin mo kami. Salamat po, Panginoon. Ito po aking dalangin sa inyo, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Down, move fast, soon they'll find out. Hush now, keep your head down.